yung idea ni Sir Buddy. Sabi ko, yung isang side ko po doon, magtatamim na ako pag didikitin ko na. Pangtalbos. Ito po, sir. Ito po, ganyan lang po siya pag tinanim po. Grafted na po ito. Opo. Ito, sir, oh, makikita niyo yung dugtong niya po. Ah, parang ganyan. Oh. Kaya lang yung iba. Oh, syempre. Pero medyo marami naman yung mga gaganda. Natanggal kali siya yung mga plastic. Mm-mm. Ayan po. Ayan po siya. Ang dami pa rin, ha? Kasi, sir, may ano na to. May mga pagbibigyan na po ako. Na. Kaya lang, hindi pa nila kinuha. Kaya ito, inaalagaan ko pa rin sila. Sold na yan. Hindi, bigay lang ni ma'am. Oo. Bigay sa mga constituents. Pwede, sir, para makita yung isang side. At sige, ma'am. Sino po si Doc Luis? Husband ay, niya? Husband ko po. Doctor siya na medical? Opo. Radiologist po. So, ito po yung mga... Ito na yan? Opo. So, hanggang dulo rin po yan, sir. Mapapansin mo, sir, yung ano, yung katawan. Di ba parang laki na ng puno yung iba? Mm-hmm. Mas ano siya, mas malalaki siya. Opo. Ang lupa pa pala, ma'am, ng lupa niyo rito. Opo. Pero itong lot po na to, bali, 4 lots po to. Parang nabili lang po namin. Dugtong, dugtong, unti, dugtong. Unti. Opo. Ito, malalaki na. Opo. Ayan, sir. Hanggang ano to? Langyo pa. Oo. Dito na lang po tayo. Yes, sir. Yung mga iba dyan, namunga na po dati. Kaya lang, pinamigay ko na rin po. Kaya lang talagang, ayun po yung katawan niya. Malaki na rin yung katawan niya. Po. Tapos yan po siguro, yan yung nakana. Yan na lang ang ikakat. Yung nasa taas. Ipuprun. Para puro pagan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mayan na lang talaga dito, ma'am. Yung dry. Kasi nga, dry. Pinatubo ka. Buhangin. Basta itong side ng Philippines na to, yung mula Ilocos hanggang Zambales. Oh. Oh. Yan yung sobrang dry na yan eh, yung area. 5 years, ma'am. Pag 5 years na yan, 6 years. Harvest na. Malapit na. Imagine mo, sir. Oh, magpo-pour na ako. Kung hindi pa mimigay ni ma'am sa constituents niya, ang bunga. Ay, marami na po yan. Meron pang bamboo shoot. Meron pang ano, sir? Bamboo shoot, di ba? Tingnan mo, pinakikin na ba? Oo, grabe na. For the love. Sir, papicture tayo dito. Ay, sige po, ma'am. Nahihiya naman. Ang ganda na kung... picture ko na ito. Oh. Nahanap pa ni ma'am. Ayaw po. Tali, sir, meron ako mga OJT ngayon dito eh. 9. Galing from? Primsu. President Ramon Magsaysay State University. Dito rin po. Oo, nandito po sila ngayon mga bahay. Christian, doon ko ba nag-aaral? Okay. Si Daddy, oh. Okay. Pinipigla ka na eh. Tignan mo yung card. Doon nakakuha na idea niya yan. Okay. Sabi ko, laki ano talaga ng YouTube. Toon. Sabi ko nangangarap ako. Sabi ko, nagkwentuhan kasi kami dahil nag-order ako, sabi niya. Ay, naku! Sabi niya, nag-message nga lang noon, nag-try nga lang daw sila. Buti nga pinansin kami. Buti nga pinansin kami, sabi niya. Ganda ng table, ma'am, ha? Ay, opo! Alam mo to, sir. Ay, thank you po. Noon nandun kami, nakita lang namin to sa may ano... Nung sa beach, sa San Felipe, kasi meron po kaming ano doon. Binibenta niya, naka-display. Actually, ano po,
nasa bahay nila, hindi naman talaga binibenta. Eh, naghahanap kami ng, ewan ko ba siya, bakit napasok namin? Eh, yung itsura niya, hindi po ganito. Alam mo yung parang gagawin mo ng gatong? Eh, ngayon sabi ko, nagustuhan ko siya. Sabi ko, ano, baka naman pwedeng, ano, gatang ko, bilhin ko na lang po. Sabi ko, gano'n. Kasi nagustuhan ko siya eh. Kasi nakita ko, sir, pag inayos, maganda. Hindi nga, sabi niya, baka naman nagjo-joke ka, sabi niya sa akin. Hindi po talaga. Magkano po? Sabi kong ganun. Parang hindi nga alam po ano presyo pa niya. Actually, ito po yung product ng ano, ng PSAU. Ma'am? Nasaan si ma'am? Ah, ito yung mga products nila. Saan? Ito yung sweet. Sa table? Ah? Ito, bigyan ko kayo na ano mamaya. Open natin para matikman ninyo ang ano, ang... Ipakita na. Ito ang tamarind wine. Baka okay ito ah. Pwede tikman natin po lahat. O, ayan. Ma'am, check out the GB. Ganda ng bote ah. Yes, ma'am. Sino yung university pong gumawa nito? Natikman ko yung ano, yung juice na tamarind. Masarap. Ito yun. Yan ang wine. Yan ang juice. Bigyan natin. Eh, palamigin natin. Kailangan natin. Mama. Na. Sir, mag-u... Oo. Ito yung vinegar naman nila. O, mamay, gamitin ano natin. Yan, vinegar na. Yung isa may... Mami, yung buto mo yan. Ay, ito yung ano ko. Oo nga. Thank you. Itatanim ko pala. O, tingnan natin. Ako model. Tama rin. May jam, may tart. Isang palo ko. Ito lang din kasi naman mga prutas na yung maliit tayo. Hindi po. Oh. Ah, hindi. Dapat malamig sana. Para ako. Sarap. Para kang star. Direk. Gawa pa. O, di ba sir? Soon, ito na. Ipa-process ko lang. Sarap. Ang sarap. Try nyo po. Sorry, sorry nga daw. Ang sarap mo. Sarap. Sarap. Hindi siya sobrang matamis. May ano siya, may hint of... Pero masarap siya. Hindi yung juice na sobrang tamis. Sir, nakatingin lahat sa iyo. Parang inggit na inggit kami. O, yan. Pwedeng i-kombucha to, no? Kasi hindi siya yung ayaw ko ng sobrang tamis. Marunong kang mag-kombucha, sir? Sobrang tamis mo. Yeah. Hindi na siya natural. Kaya ayaw ko na. Ikaw may kagagawan dito, sir. Ayaw ko na. So, gagawin mo din yung mga ito. Ang sarap. So, try mo. Kaya bang pagbalik mo after 2 years? Oh, ito na. Oo. Tapos ito, tart. Tart. Hmm. Tapos ito po. Jam. Mukhang masarap. Dapat ano, takman natin yung wine. Ah, yung matumi, wine daw. Ano tayo, ice. Dapat, tapos, ayan, buksan na vinegar. Natin. Vinegar. Oh, linis, oh. Mm-hmm. Clear na clear, oh. Yan po yung original vinegar ng wow. Wow. At least ako yung mga yung raw materials, ma'am. Tinanim ko na. Hindi na ako aang mag- Tapos ito yung spice. Kasi yung iba, inaangkat. Ay, barin niya, bote niya, ma'am. Masarap sa chicharon yun. Kaya lang, ano lang, talagang maghihintay. Oh, labas na yung chicharon. Uy. Mukhang napakasarap tingnan na itong suka niya. Oo. Sa ano, sa Bangkok ba, may ganitong sampalok na, yung binalatan lang, pero kasama to. Tapos nakalagay lang sa pack na gano'n. Tapos may konting nakabudbud lang na salt. Salt, aha. Tama. Mahal. Ang mahal. High value din ba siya? Oo. High value, sir, no? Apo. High value crop ang ano.
Oh. High value na neglected. Yes. Oh. So wala pa kayo na ano ma'am, na feature na ano na tamarind? Na tamarind. Oh. And right, alam mo so, ng tate ko, neglected pero high value pa. Direk, wala pa talaga tayo na feature na tamarind. Wala pa. Ah, so first, ano? First month. Ah, so talaga babalik po kayo. Ay, opo. After 2 years? Oo, oh, kasi harvest. Oh. Ma'am, yung harvest, ma'am, yung harvest, ma'am, ha? May oh, ceremonial yun, ha? Oh, tapos mag-harvest tayo. No. Tapos kami dapat ang mauna. Oh, siyempre naman. Sir, ha? Kita-kita tayo ulit dito, ha? Yan yung happy feel ni Ma'am Kat kasi yung harvest, talaga yung feeling. Oh. Gusto-gusto niya yun. Pag-harvest, harvest, ma'am, ikaw na mag-vlog. Oo. No. Grabe, hindi naman. Sinabing harvest, itang tayo. Masarap na. Oh, makikita mo sa mga... Di ba sir, hindi siya yung sobrang tamis. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan po yung... Ito yung aglibo. Aglibo. Mm-hmm. Siya yung first variety of tamarind registered under National Seed Industry Council. Mm-hmm. National Seed Industry Council. DPI. Ah, sa... Nag-originate yung sa BPI sa LB? Sila po yung registering body. Ah, okay. Oh, same. Ito. Ay, tikman nyo. Ate, tumikim ka. Bakit kami lang kumakain? Oh, ay, Diyos ko. Ma'am Juliet, anong ginagawa mo dyan? Dito ka. ikaw ang ano dito? Naaliw na nga sa ano. Oo. Ma'am. Oo nga, Ma'am Juliet, kundi dahil sa hula naman. Kumakain. Oo nga. Thank you talaga, Ma'am Juliet, ha? Teka, sir. Ano yung pangarap niya niya? Ha? Ano yung pangarap niya ako, Sir Buddy? Ano? Tangkabi kita sa vlogging. Bukang ikukompetensya mo pa ako, sige, magsasampalo ka ko. Ayan. Sir, dito pa. Explain natin, sir, yung ano, yung about the, yung sampalo ko. So, yun po, yung nakikita natin sa harapan, yan na yung baga. Sir, pakilala ka muna. Si professor ba, sir? Instructor. Instructor. Dapat, sir, si Ma'am or si tamarind director. Ma'am, dito ka na lang. Maganda dito rin siya. Dalawa na tayo. Yan. So, ano po, freebie lang po ito kasi... Pupunta tayo ng school. I-schedule natin si Ma'am director... Head po ng Tamarind RDE Center. Tamarind RDE Center. Research Development Extension. Warlina Guzman po. Professor? Doctor? Hindi pa po. Hindi pa po doctor. Ah, malapit na. Assistant professor pa. Assistant professor. Zoom to be. Ayan. And then siya po yung assistant naman. Ikaw yung assistant professor? Assistant director. Assistant director. Tamarind RDE Center. Oh, I see. Full name, sir? Carlo Cunanan. Carlo Cunanan. Ayan. Sir, explain, pa-explain naman sir itong ma'am, mga ginagawa ninyo sa Pampanga State Agricultural University. So, yan po. Ayan, yung product line po natin made from PSA. Out of tamarind. So, yan po is latter part na lang po ng process talaga na sampalo. Ang university po is meron Tamarind RDE Center, which is ang pinaka-focus po talaga is i-elevate yung tamarind production not only sa Pampanga but throughout the Philippines. Uh-huh. Kasi alam po natin yung pag sinabing sampalok, madalas naisip natin Thailand. Agad Thailand. Uh-huh. Pero hindi po dahil meron tayo dito sa bansa natin na sweet tamarind. Si PSA po is merong na-develop na variety which is the Aglibot Sweet. First tamarind variety registered sa BPI NSIC or National Seed Industry Council. Mm-hmm. So, yun po yung kahuna-una ang variety of sampalok which is sweet. Sampalok. Ito ngayon yung nakatanim sa farm ni Ma'am Oda. Yung pinauta natin kanina. Yung sweet. Yung sweet. Ah, okay. Aside po sa mga sour. Mm-hmm. So, ang center, kagaya po nabanggit nyo sir, meron tayong sweet and sour. Sour. Sampalok. Mm-hmm. Which is both, we valued or pinapahalagaan natin yan dahil merong
potential or mm-hmm. merong kita, may pera sa mm-hmm. sa Sampaloc. Aside po sir sa ano, sa product development ng mm-hmm. Sampaloc. Ang university is nagki-cater, nag-a-assist din when it comes to production process from planting up to the time na mag-harvest, kagaya po ni Ma'am Roda. Mm-hmm. And luckily na during 2019 na mag-start. Nagkaroon tayo ng project which is funded by the Department of Science and Technology, DOST, mm-hmm. na kung saan na-boost yung effort natin mm-hmm. na tumulong. Mm-hmm. Tumulong sa mga farmers natin. Mm-hmm. Eh, especially yung mga gustong mag-engage sa Sampaloc. Mm-hmm. Lalo na yung sour tamarind. Mas malaki ang potential ng sour tamarind. Kasi before kasi neglected talaga yung sour tamarind. Pero marami pala siyang uses. Yung mga mm-hmm. processor, hindi pala sapat yung supply natin ng sour tamarind. Okay. Gaano ko kalaki yung kulang sa market? Ang meron po company nag-tap sa amin. Mm-hmm. It so happened na siya yung supplier ng big company na to. Mm-hmm. Tinanong namin sila sa same tanong sa amin. Mm-hmm. Sabi namin, ma'am, sir, ano po ba yung prospect nyo na tons mm-hmm. na kailangan ng company? Mm-hmm. Ang sagot nila is, as many as you can. That's why walang limit. Nakipag tie up sila sa university to enhance yung production ng Sampaloc locally, mm-hmm. especially mm-hmm. sour. Dahil so sour. Oh. Kailangan nila sir, kailangan nila ng mga processing mm-hmm. or raw materials ng sour. May potential yung mga viewers natin na ayan, hindi pinapansin yung Sampaloc, eh pwedeng-pwede pala. Pwedeng-pwede. Paano sila makipag-keep in touch sa inyo? Kung kailangan nila ng assistance in terms of from planting to about cultural management o pag-aalaga ng tamarind tree. So, dahil government tayo, university po tayo, mm-hmm. through letter po, mm-hmm. request letter mm-hmm. addressed to our president, mm-hmm. Dr. Anita G. David. Then i-highlight lang dun yung intervention o tulong na gusto nila i-acquire. Mm-hmm. And then the president will take action on that. Ibababa mm-hmm. na po yan sa Tamarind R&D Center mm-hmm. if it is fit to Tamarind R&D Center mm-hmm. regarding sa production, especially sa Sampaloc. Mm-hmm. So, walang ano yan, anybody na basta may lupa siya, favorable yung climate para doon sa Sampaloc, pwede sa lang lumapit sa inyo anytime. Yes, pwede. So, ito pong mga product natin, mm-hmm. hindi lang sila for viewing purposes. Mm-hmm. Ready po yan to take yung step for yung yung gustong mag kunin yung technology para gawing negosyo niya, available na to. Yes. Apo. Tinatawag po natin silang incubating. Oo. Ay, gusto ko to. Marami na po nagkumukuha na ng ano niya. Tsaka yung ano sana, kombucha na ganito. Pero ang base mo yung Sampaloc. Buti po nagkataon na nandito rin. Inano na rin po namin talaga. Pinaon na talagang dahil magmumonitor po kami. Tapos nung mabalitaan din namin na dahil nga ito, number one na subscriber mo, sir. Tignan natin. Ayan, si Paris Sisi po, Sir Ralph Rafael po siya yung... Sir Ralph, ikaw gumawa nito. Mm. Siya yung protect po namin. And technically yan, po kami ni Mom War. Faculty po kami ng Department of Crop Science. More on sa cultural management. Cultural management production process. Pagdating sa processing, sila na po. Sila yan, naman. Yung tandem na po yung mga yan. Bali yung jam po yung gusto mo yung ginagawa. Tama.
So basta Sampaloc, kayo yung authority? Yes. Buong Pilipinas? Kilala, kilala po yung university, university natin. Siya po yung flagship commodity. Yung mandate niya. Flagship niya. Flagship commodity talaga. Yung ganun, no? Lately ko lang nalaman yan. Na bawat state yung may kanya-kanyang flagship pala. Kumbaga meron po kanya-kanyang expertise pagdating sa crops. Ayan, sa PSAU, Sampaloc, Tamarin. Paano bang maging adapter nito, ma'am? Ayan na, adapter na. Sa IPTBM office po. Kailangan kong mag-ano doon? Mag-training? Ganun ba? Paano proseso? Meron po tayong opisina sa school, which is the intellectual property office. Sila po yung right person to answer kung paano yung process ng pag-adapt or pag-incubate ng product na nilalap sa kanya. So, sila po yung tinatap pag mayroong mga willing stakeholders or individual na mag-commercialize ng product natin. Sarap. Kumusta yung wine nyo? Yung iba kasi yung totoong wine yung kaka-ferment? Yes po. Ayan, rap. Sir, rap. Kumusta yung wine mo, sir? Kasi may, minsan may ano eh, may gumagawa ng wine pero parang hindi na po permit ng tama. Yung matamis pa rin. Parang hindi kinain nung ano yung sugar. Hindi pa wala convert into alcohol. Hindi na convert into alcohol kaya matamis. Ito converted din. Pinapagyan po namin siya ng 6 months. So, para masigurado po. Minimum 6 months. Actually, nung nagkaroon po ng exhibit sa CHED noon, 2020, tapos siya yung nanalong best wine sa amin. Yung tamang po namin. Sa Mall of Asia. Ano ba yun? No? Sa nanalo mo. Siya po yung nanalo. Guess why? Try nyo sa... Naglasinga. Try nyo sa... Eh, samahan nyo ako. Chris, halika. Buksan pa na. Hala, buksan na na. Paano ba ito buksan to? Mahina yung grip ko eh, direct. Oh, mahina yung grip ko eh. Ayun. Kailangan talaga may ice. Mas maganda. Mas maganda po. Chilled lang po. Chilled lang. Okay, sabi yan. Sir. Okay. Okay. Ikaw? Sige po. Ilang percent po yung ano? 1% ako po. 1%. 2. 12. 12, ang taas. Mataas. Mataas. Ang walbalan pala. Buti na lang pala yung tinatapon pero yung laman. Masarap. Masarap siya. Masarap. Tamarind wine. Mm. Wine talaga siya. Mm. Masarap. Mm. Si Ma'am Juliet. Ay, bawal. Hindi po siya na. Bawal po, pati sa liver. Lasi yun na daw eh. Pati ma'am yung wine nila, masarap. Ano na yan? Palagi ko nag-order. Sana sir, kung machampuhan yung ganyang kahitik yung bunga para abot kamay lang. Oo, ganda. Talagang parang ano sir, parang Christmas tree na. Wala nang ganito. Katapos na ito eh. Next year. Next year. Next year. Or press. Bakal ko may hinihintay tayo. Ako lang hinihintay. Akala ko ano, may hinihintay lang tayo. Pero silang in longganisa, alam mo yan? Nagawa ni mami lang. Na garlic. Dati garlic lang ni Bosa. Parang bigan? Opo. Ito yung sir, yung ano din ang negosyo na kasama. Sir, tingnan mo itong garlic. Ayos, ma'am. Mother ko po ang nagluto. Si Amiga. Oh, ma'am. Bakit namin siya? Labor introducer.
Sino Ma'am Julia? Yan. Okay lang kayo? Si Sir Buddy. Sir. Si Daddy Pons. Si Sir Buddy po. Tapos wife niya si Kat. At saka anak Sophia. Kung nasa pangalan. Ay, ayun. Ilan taon na po kayo? 94? 95? 93. Magna 94? Oo. Oo. Oh. Lakas ko na. Ano po kayo? Saka running for century. Century. Yun lang ang nagpapalakas sa akin. Exercise. Katapos, breathing. Tapos, yung pagkain, selected. Saka yung... Ayan. Pagpapaitan. Binubugin ko kayo. Burado yung mga doon. Basta papaitan. Mataas din po ang sugar nito, ma'am. Mataas din. Nasa... Ilang percent? Ng bricks kasi. Nasa si Papa. Ilang kasing bricks yung aglibog natin? Ang hindi sugar. Yung aglibog. 13 ba? Pag nag-16-17, mataas na yun. Pag nag-ano sir? 16-17. Sir Buddy, Uncle Wife niya si Ma'am Buddy. Yung mga OJT po namin. Pag nag-YouTube kayo, ano yung agribusiness, ha? Makita. Oh. Oh, tapos. Makikita niyo na. Makikita na kayo. Makikita na kayo sa ano yan. Lahat sir sa ano sila kinso. Agriculture. Agriculture. Fourth year na kayo? Opo. Graduating na. Alright, so kasama pa rin natin si Ma'am Oda. At Ma'am, gusto ko lang so far yung mga experiences nyo dito sa farming kasi from profession mo ay nurse, no? Tapos nasa council ka rin ng, yes, ng, sir. Ng town. Ng Castillejos. Castillejos. And nasa farming ka. Kumusta naman yung experience na to? Alam mo, sir, sabi ko nga, hindi ko naman talaga pinangarap na eto. Pero kuminsan, sabi nga nila, yung mangarap, libre. Yung experience ko na paano ko na napasok ang farming, eh parang minsan napapaisip ako na sabi ko nga, ang farming ba may pera? Di ba? Okay. Kasi sa ngayon ha, hindi naman po madali. Kasi based sa experience ko, magmula na nagsimula ako hanggang ngayon, hindi pa naman talaga ako kumikita. Kumikita. So, dahil lahat po palabas. Oo. And sabi nga, kailangan mo pa maghintay ng 5 years. Oo. Oo. Pero kung mahal mo yung trabaho mo, yung passion nandun eh, kailangan nasa puso. Parang yung ginagastos mo ngayon sa akin, parang hindi ko naman po sinasabing baliwala. Pero at the end of the day, babalik lahat din yun. Basta yung pangarap mo, eh, kailangan... hindi lang pangarap, gumawa ka. Kailangan magsumikap ka. Kailangan pag-aralan mo mabuti. Kasi hindi po lahat ng business ay nagiging successful. Yeah. So, naka 3 years na more or less. 3 years. Another 2 years. Oh, waiting. 2 years. Waiting. So, yung kaya pa? Kaya pa, ma'am, i-sustain yung another 2 years to wait? Eh, syempre naman, sir, kung yung 3 years nga, eh, 2 years na lang. Bakit ba? Kasi, bakit? Ngayon pa? Oo, nakikita ko, merong pupuntahan. Oo. Hindi lang para sa akin, makakatulong din ako sa bayan ng Castillejos. Castillejos. Kasi, sir, sabi ko nga, pangarap ko, lahat sana ng bahay, magkaroon ng tanim na sampalo. Kasi grafted lang naman po siya. Hindi naman siya yung malalaking hindi ano. Hindi na siya malalaking. Oo. Para pagdating ng araw, yung mataas ang demand, maraming supply, so pwede ko lahat, bilhin yung mga tanim nila, kung ano man yung nasa bakuran nila. Mm-hmm. Kasi papunta na po ako sa pagpaprocess ng mga ng mga products. Sabi ko nga, gusto ko hindi lang local. Ah, talaga. International. Oo.
Kailangan siya, di ba? Mangarap tayo. Oo. Kasi yung, eto eh, minsan, pag nangarap ka, ginawa mo naman lahat. For sure, ang Panginoon naman, pag alam niyang ginagawa mo lahat, binigay mo yung best, the rest, alam ko siya ang ano, kumpara sa'yo. Ma'am, dito sa experience mo, ano yung mga sabihin natin na halos challenge, na halos gusto mong mag-give up? May mga ganung instances ba? Nako sir, wala. Wala? Wala. Okay. Kasi kailangan positive eh. Oh, okay. Ganun ako. Kasi ako sir, pag ginusto ko ang isang bagay, hindi ko yan titigilan hanggat hindi ko yan nakakamit. Yung challenge kasama talaga sa buhay yan. Pero parang ano lang yan? Parang tubig lang nga sabi na. Aagos lang yan. Matatapos din. Oo, lilipas siya. Oo. Ako, yun yung nakikita ko. Kasi sir, wala naman to noon eh. Oo. Eh, ngayon pa. Kita mo yung difference. Oo. Ngayon dapat yung positive outlook sa buhay natin. Dapat. Okay. Ma'am, sa mga viewers natin, ano ang pwede mong advice sa kanila? Na dami kasi talagang gusto rin sumubok mag-farm. Ang daming nasa abroad na may mga property iniwan. Yung iba gusto bumili ng property at gusto nilang subukan yung farming. Ano po ang pwede nyo advice sa kanila? Sa mga nagnanais maging farmer na kagaya ko. So, kailangan yung passion, yung nasa puso. Hindi po pwede kasi yung umpisa ka lang, kalagitnaan, nakaramdam ka ng pagod, nakaramdam ka ng panghihina, mag-give up ka. Walang mangyayari doon. So, hindi ko sinasabing madali ang pumasok ng farming. Kasi una-una, kailangan pera din. Sa panahon po ngayon, wala na pong libre. Hindi biro-biro yun. Hindi biro-biro. Pero, magsimula ka sa maliit. No? Hindi yan kagaya ng parang ano na yung biglaan, hindi yan. Unti-unti. Ako nga, pandemic nung nagsimula po ako, inunti-unti ko hanggang ngayon. So, kailangan mahal natin yung ating trabaho, kung ano yung gagawin mo, mamahalin mo yon. Kasi, at the end of the day, yung pagiging successful, eh, nakukuha yan sa tiyaga, sa sipag, at kailangan mahaba talaga ang So, sana sa mga makakapanood nito, ma-inspire ko kayo kasi sa totoo lang po, ako, hindi nga ako makapaniwala, nakaharap ko ngayon si Sir Manny. Nangangarap lang po ako noon. Kasi hindi po ako sa TikTok, hindi po ako nagti-TikTok. Hindi ko naman po sinasabing ayaw ko ang TikTok, pero pag nagkaroon po kasi ako ng free time, pag nag-YouTube po ako, agribusiness agad ang hinahanap ko. Siya agad ang bumubulaga doon sa akin. Kaya eto na po. Kaya tiwala lang po. Tsaka sabi nga, magtiwala tayo sa Panginoon, magtiwala ka sa sarili mo, at sa mga kasama mo, kailangan sama-sama kayo. Ma'am Oda, maraming salamat po. Thank you, sir. Sophia, bata pa ako dito. Okay. Sir, buddy, ito po, uncle, actually lolo ko na po, hello, pero sir. Uncle ang tawag namin ni hello, Sir Buddy. Hello, ma'am. Tsaka si lola buddy ko po. Uncle, sikat na vlogger. Agribusiness. Yung lola niya. Kapatid niya. Ma'am, meron lang akong ipapatry, giveaway. Ay, thank you. Ano po to? Bio-organic fertilizer. Ha? Galing kay Greenland. Ano sila? May malaking poultry and cattle. Yung waste, niluluto nila. Ito yan. Ah. Okay, so, okay, fertilizer. Apo, i-try mo, sir. Oo. And isang amo. Amo, yun yung sinasabi ko sa'yo. Oo. Organic. I have proven and sinasabi ko sa'yo lahat tested. Sila nung gamit nila. Yung amo. Sa training, amo. Amo. Ah, okay. Saan na kayo bibili nito? Sige, hanapin natin. Ano, ma'am? Ibigay, kung kailangan nyo, ibigay ko yung number nila.
Oh, yes, and then sir. You can contact them directly. Ah, okay. Yung sige. Manufacturer. Mm-mm. So, kunin ko yung number mo, Miss Pretty, ha? Ayan. Chris. Mato ko naman din. Try mo rin. Picture mo. Ito, try mo rin to. Eh, ang research mo, ang trial mo, pag ito, ito lang muna. Pag ito, ito lang muna. Nag-trial na ako niyan, sir. Okay naman. Ah, hindi ko na kailangan i-explain, ma'am, no? Opo. Kasi nakausap ko talaga mismo si plant grower, enhancer. Nakausap ko siya. Ano ba si congressman? Mismo nakausap mo? Basta yung nakapin sa ano mo? Mato. Sa yung interview mo sa dati. Ah, sige. Oh, I see. Simula ko nung nag-interview ka noon, namili ka. Hindi to yun. Ah, ganun. Ayan. Pahawak mo sa kanya. At saka Greenland. Ayan. Greenland Bio-Organic Fertilizer. And pahawak mo lang. T-shirt. Ang mga taga-university, wala pong naihanda. Hindi ko kasi alam. Pag-visit mo namin. Sir, ako wala. Ito, t-shirt. Ay, itim pa ito. White pala sa akin. Sorry! Ay, gala! Pwede nyo talaga, pwede sa Shopee. Totoo yan, totoo yan. Yung maganda yung po sa inyo. Pwede naman yung may request, diba? Nag-chat naman kayo. Apo, sige. Apo, apo. Oh, sir, meron ay. Naman akong pabaon sa inyo po. Oh, wow. Ito yung sweet tamarind. Ayan. Oh, wine. Thank you, ma'am. May wine, vinegar, and jam. Ito wow. Po. Thank you so much po. Apo, welcome. Thank you po sa mga taga ano rin. Pampanga State Agriculture University. Agricultural University. Apo, sir. Apo. Susulat po kami sa... Ay, ma'am, mas maganda kung ano yung mga technologies ninyo, malaman namin. Tapos pipili kami, yan ay susulat namin kay President. Oo. Pero kung mahahabol natin yung sampalok, mas maganda. Pigilan nyo muna yung bunga, huwag malaglag. Ayun, yan ang pinama. Huwag malaglag. Kasi gagawa na rin nga po kami ng processing center you, dito para dun sa meat products saka yung sa mga sampalo. Sipa feature mo kay Pinay How To. Meron pa kami isang channel. Ay, Pinay How To naman, mga home-based businesses naman. Ay, ayun pala. Malakas din sila. Opo, meron pero isa yung channel daw. Pinay How To. Mga home-based business, mga ganyan, meat processing, ganyan, yung mga pinipicture nila. Anak ko din yung nag-handle, yung nasa ginawa. Yung isang anak ko rin so, naman. So, paano ano, ganito rin? Pag ano? Paano more, style nun? Iba style nila. More on VTR sila. Parang TV. TV. Yung ano nila, approach nila. Si ate lang magkagawa sila na sa behind camera lang nag-ano sa'yo, nagtatanong. Meron na po yun sa YouTube. Opo. Meron. Pinay How To. Pinoy How To. Pinoy How To. Okay. Mahihain kasi baby mo. Ikaw lang magpakita. Ilan taon na ba, ma'am? Siya yung 27. Madi-develop din yung tiunti. 26. 26, okay. Pag nalaman nga nila, ay, daddy mo pala si pag may feature daw siya, di in-invite siya. Tapos nung andun na nag-feature, nalaman nila, ay, daddy mo pala sa agribusiness, dapat sila, siya pala in-invite. Pero sir, ano yun? Yung sa katagalan, maano yan, yung mastery na ano na yun. Ay, buddy natin, hindi naman ito nagpapakita. Oh, di ba, ma'am? Yung mga unang napapanood na ano niya noon. Pero yung pinaka na ano ko talagang napanood na totally na nakita. Lumabas na. Na ano ko siya, is yung Pakwan. Oo. Alala mo si Pakwan na talagang lagi siyang pinapalaya sa tinitirahan niya. Sa viral video. Tapos simula nung ano kumita yung Pakwan niya, ay ngayon siya na may ari ng lupang tupahan. Ma'am, yung Pakwan niya, earning per hectare every 3 months, 70 hectares. Biroin mo yun? Saan yun? Aklan. Aklan. Hawak niya ang Boracay, Cebu, Metro Manila. Yan yung una kong napanood na ano ni Sir Badit. Kaya nung nalaman ko nung sinabi ni ate na nung 2 years ago na si Sir Badit, ayaw sa Pakwan. Sa Pakwan?
naman, di ba? Siya mo. Kaya nga, sir, sabi ko, pangarap ko, maging Sampalok Queen naman. Sampalok diba? Queen, oh. Diba, sir? Oo. Oh. Kaya Sampalok Queen. Kaya kailang may kanya-kanyang identity na ano. Kaya nga po, ako lemon sana. Kaso nga lang, nausaw yung lemon ko, kinain ng kambing. Ayan, kambing na naman ang salarin. Siya nga ang dream niya, guava juice. Oh, guava juice. Diba, sir? Diba, ang guava din lang. Naka-tetrapak. Ganda. Sarap. Gali, sir. Diba sabi ko, mangarap ka, libre ang mangarap. Oh, okay. Pero... guava jam na rin siya. Sarap din ang guava. Diba? Ganun talaga. Nag-uumpisa yan sa pangarap. Yes, ma'am. Okay? Ulitin ko sa iyo. Opo. Ma'am, thank you so much. Thank you, ha. Thank you ulit, sir. Salamat po, ma'am. Ma'am, sir, Kathy, thank you. Mabalik ka, ha? Oo. Kami, ha? Sir, thank you. Kita po tayo. Salamat. Sir, thank you. Thank you. Ay, sige po. Asan si ma'am? Ma'am. Lagi ako sa isa. Oo nga. Ay, isa-isa? Oo. Ayos. Ayan. Okay, tatlo. Let's go. Ay, sabay-sabay na sila. Ay, thank you. Subscribe kayo, ha. Marami kayong matututunan doon. Pag may mga gusto nang bumili, no? Kaya dapat tubuin muna namin yun. Oo, ma'am. Tubuin muna. Tapos, balik kayo din sa family. Kung talaga properly mag-farm. 2 months na, pwede lang kayo. Dawin, mag-negosyo kayo. Pero, punta ka mo kung nila. Alam na kayo ni Mark ni ano yun. Iba yung parents natin. Yun. Saan ka bibibili nila? Mga pag-aral. Add lang po ng capsule. Nagihirap sila. Ngayon, this time, kailangan mo siyang bibili. Okay. Para lumaki. Mukhang alam naman niya yata. 1:1. Ay! Pero mag-subscribe muna kayo. Iaanapin ko yung pangalan niyo isa-isa. Okay? Thank you! Kita-kita sa ano sa YouTube ni Mr. Banner. I-share na kaagad. Ma'am, bigyan kita ng ano. Gusto mo ng amo? Bigyan kita ng amo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.